Ayan mga kaibigan, ito na yung finished product ng niluto natin. So, titikman natin ngayon yung lasa. Wow! Ayan, magandang umaga mga kababayan, mga kaibigan. Samahan niyo ako ngayon at magluluto tayo ng tinatawag dito sa amin na buriring. Isa tong uri ng isda na pamilya siya ng mga butete. So, hindi ko alam kung meron din ng ganitong isda sa ibang lugar. Kasi mahigit 20 years ako sa Maynila, wala akong nakitang ganitong itinitinda sa palengke. So, kanina habang nag-upload ako nung video ko sa galing ng island hopping. So, since wala pa akong internet dito sa bahay, naggumagamit lang ako ng PesoNet. May dumaan ngayon na naglalako ng buriring. So, since paborito ko to, na medyo may kaba, dahil nga, may mga balibalita na dati na may nalason daw sa ganito, pero hindi ko alam kung totoo, balibalita lang. Basta ang alam ko, talagang masarap. At yung once na nakakita ko ng buriring, isa lang yung pumapasok sa isip ko. Masarap, malinamnam, na medyo nakakakaba. Dahil nga, pamilya nga siya ng botete. So ngayon, bumili ako, susubukan kong lutuin. Kung makukuha ko yung timpla, shoutout nga pala sa napakaganda kong kaibigan. Wow! Na si Miss Jessica Grafilo. So, nakatikim kasi ako ng luto ng nanay niya na talagang sa lahat ng luto ng buriring, talagang yun ang pinakamasarap. So, chinat ko kanina, sabi niya, tatawagan daw niya, tatanong daw niya sa mama niya kung ano yung proseso. Ayun, sinabi niya, ano lang naman daw, ito lang naman daw yung sangkap mga kaibigan. Sabi niya, bitchen, asin, tanglad, sili, kalamansi. Wala siyang sinabing sibuyas, lagyan ko na rin ng sibuyas. Ito yung buriring mga kababayan. Ito siya, tingnan nyo. No. Pamilya talaga siya ng butete. Actually, butete siya eh. Habang naglalakad ako kanina sa baryo, pauwi, eh, nakikita ng mga kababaryo ko yung bitbit ko na may buriring. Natanong nila, oh, kumakain ka pala niyan? Batch, kumakain ka pala niyan? Oh, so may nagsasabi din na, ingat lang sa disgrasya. So sana walang disgrasya mangyari. At sana, makuha ko yung timpla na hinahanap ko, katulad ng timpla ni Chamunay. Tara! So subukan natin lutuin to. Wag. At pinaka-importante pala mga kababayan, itong tinatawag nilang libas. So isa itong dahon ng isang kahoy na maasim. Maasim to. Actually, ito talaga yung partner ng buriring. So, yung naglalako ng buriring kanina, talagang may dala-dala rin siyang dahon ng libas. Kasi talagang ito yung pinaka-partner niya. So, andito na ako sa ano ko. Napakaganda kong kitchen. Kung mag-isa lang naman ako dito. So, medyo magulo lang kasi, alam mo naman, mag-isa lang, walang nagmamahal. Sana all may nagmamahal. Lagyan muna natin ang sabaw. Kunti lang siguro. Kasi parang sinipaksiw yata yung ano nito. Kunti lang, matutuyo pa naman ito. Ayan, kumukulo na mga kaibigan. Ilalagay na natin yung unahin natin muna ilagay yung sibuyas. Ito yun mga kababayan, no? Buriring. Masarap nito yung atay niya.
pag kinain mo to, subong mo lang lahat. Lahat-lahat na wala ka nang tatanggalin dyan. Lagay na rin natin yung sili. Yung sili, pinitas natin dyan, oh. May tanim dyan. At syempre, habang nagluluto tayo, iinitin natin yung kanin. May kanin pa ako dito kagabi. Iinitin natin yung kanin para mamaya. Medyo mainit-init. Oh, tanglad nga pala. Sabay ko na yung tanglad. Dapat pala, kanina pa. Okay lang. Itong mga kababayan, itong libas na to, ha? Tips ko lang. Ang sarap nito ilagay sa lechon, yung lechon baboy, yung ulo, yung mga tira-tira ng lechon. Kinabukasan, sabawan mo, lagay mo ng sibuyas, konting paminta siguro. At ang pinaka-importante, yung libas. Ang sarap nito, nakatikim ako nito sa tita ko. So, ito pala ang pinakamasarap na putahe ng lechon. Iwan ko lang sa inyo, pero para sa akin, mas masarap siya sa lechon paksiw. Hindi totoo yan. Ang sarap nung sabaw. Hugasan muna natin. Maasim nga mga kababayan! Kaliw ko yata eh! Lagyan na natin to. Pakulaan muna natin para yung katas ng dahon ng libas. Umano, makuha natin yung katas. Lagyan na rin siguro natin ng asin. Hindi na lang yung asin ko. Galing pa to ng Maynila, tong asin na to. Kasi nasa mag-iisang buwan pa lang ako dito. Galing ng Maynila. So ito, kunting-kunti na lang. Lagay na natin. Sakto lang siguro to. So kulong-kulong na mga kaibigan. Ilagay na siguro natin tong buriring. No. Takpan natin. Siguro katasin na natin yung kalamansi. Lagyan na natin ng bitchin. Kunting bitchin. Ayan, kulong-kulo na mga kaibigan. Ilalagay na natin yung kalamansi. Kanina pa ito kumukulo eh. Lagyan na natin yung kalamansi. Palamig-lamigin muna natin konti dahil mainit sa kanating tikman. Ayan mga kaibigan, ito na yung finished product ng niluto natin. So, titikman natin ngayon yung lasa. Wow! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wala na. Finish na. Wow! Ayos, panalo. Wow! Naglalaban yung aroma at asim nung libas. Katamtaman lang din yung bitchin tsaka yung kunting sili. Sarap mga kababayan. Panalo. Abangan nyo rin pala mga kaibigan yung
catch and cook din namin ang tinatawag na sasin, yung parang bulating dagat. Masarap din yun, mga kababayan. So, kailangan lang ng timing sa dagat, dapat low tide. So, manguha tayo nun. Catch and cook din tayo. Tsaka, magka-catch and cook din tayo ng mga palaka. So, medyo chimpuhan lang. Sabi nila, dapat medyo umaambun-ambun o umulan-ulan sa hapon para medyo marami tayong makuha. So, yun lang mga kababayan. Salamat! Tsaka sana dumating ang araw na makatikim din kayo ng buriring. Okay naman siya. Medyo andun lang talaga minsan yung medyo may kunting pitik sa dibdib. Pero mas nananaig yung sarap niya kumpara dun sa kaba. Panalo. Siyempre, yung kanin. Chichibog na tayo. Salamat mga kaibigan. See you.